Kapag nalalapit ng Pasko, kadalasang hinahanap ang puto bumbong. Ngunit bakit hindi natin subukan ang putong kamuting kahoy? Sobrang daling gawin. Tatlong ingredients lang at napakasarap. Para lalong sumarap, dagdagan natin ng cheese. Hello, hello. Once again, ako po si Joe, ang inyong cabin crew na mahilig magluto. At kung walang lipad, nasaan ba si Joe? Well, Joe is in the kitchen! At kung bago ka sa channel ko, please don't forget to subscribe, like, and share, and click that notification bell para lagi ka-update sa mga bagong uploaded recipes! Ang una nating gagawin ay babalatan natin ang kamuting kahoy. At syempre, kailangan nating hugasan ito para malinis. Ito ay 2 kilong fresh kamuting kahoy. At gagamitan natin ng grater o ng pangkayod. At siguraduhin lang na tamang side ang ating gagamitin. Ganito siya karami kapag natapos na natin kayurin ang 2 kilo. At kakailanganin natin dito ng tela dahil pipigaan natin ito. Kailangan nating i-drain ang katas ng kamuting kahoy. Gawin lang natin kung ano ang nakikita nyo sa video. Pagkatapos nating pigaan, ay kailangan nating pinuhin ito. At kapag wala nang masyadong buo-buo, ay ready na ito. At tulad ng nasabi ko, 3 mga sangkap lamang ang kailangan natin dito. Una, ang kinayod na kamuting kahoy at pinigaan. 2 kilo po ito. Pangalawa, 1 cup brown sugar. At ikatlo, ang grated coconut. Sa mga kababayan nating nasa ibang bansa, medyo challenging maghanap nito, ngunit available na ito sa mga grocery stores. At paghalu-haluin lang natin ang mga sangkap, una, ilagay natin ang kinayon na niyog. 200 grams fresh grated coconut po yan. Haluin lang natin mabuti. At pagkatapos, ay isunod na natin ang asukal. 1 cup brown sugar po yan. At haluin lang nating mabuti nang magsama-sama ang 3 mga sangkap. Kapag naging ganito na, ay ready na ito. Itabi lang natin. At ihahanda muna natin ang bukayo. Una ay ilagay muna natin ang 250 grams fresh grated coconut.
ilagay na rin natin kaagad ang 1.5 cups brown sugar. Haluin lang natin ang haluin mabuti hanggang matunaw at mag-caramelized ang asukal. At ganito ang texture na ating hinahanap. Patayin natin ang apoy at itabi muna. At ngayon ay ilalagay na natin ang cassava mixtures sa molders. Panoorin nyo lang sa video kung paano ko ginawa ito. Ilagay lang natin ang bukayo sa bandang gitna at pagkatapos ay tabunan natin uli ng cassava mixtures. Idiin lang natin ng mabuti para matakpan ng maayos. Ngayon ay handa na ito para i-steam. Pakuluin lang natin ang tubig sa medium flame. At kapag kumukulo na ito, ay ilagay na natin at takpan. At ngayon ay i-steam natin ito sa loob ng 30 minuto. At makaraan ang 30 minuto, ay luto na ito. At bahagyang palamigin. At lalagyan natin ng cheese sa ibabaw. Masarap itong iserve habang mainit-init pa ng konti. Kapag natanggal na natin sa molders, lagyan na natin ng cheese toppings. Sobrang sarap nito. At kung meron tayong mga leftovers, ay i-microwave lang natin ng 2 to 3 minutes. At pagkatapos ay parang bagong luto ulit ito. Marami pong salamat sa inyong panunood and don't forget to share it with your friends and families. Siguradong magugustuhan po ninyo ito. Once again, thank you so much. Mag-ingat po tayong palagi and happy holidays, everyone.